Mrs. Clark. Good morning po, Miss Clark. Bali, ma'am, nakausap niyo na po si Doc. Bali, yung Naproxen po, ma'am, tumutulong po to para po mabawasan po yung sakit niyo sa kasupasuan, tsaka rin po yung pamamaga. Iti-take niyo po to. Bali, anong oras po ba kayo gumigising, ma'am? Usually, mga 5 o'clock na umaga. So, mga kumakain po kayo, siguro mga 5:30 o 6. Pwede niyo po siyang inumin pagkatapos po kumain para hindi po siya masyadong irritating sa tiyan. O pwede niyo rin po siyang sabayan ng gatas po habang iniinom. So kung iti-take niyo po siya ng 5:30 or 6, ganun din po yung pag-take niyo sa kanya ng gabi. Bali, 5:30 a.m., 5:30 p.m. po. So ano, pwede ko na po siyang ihinto kapag hindi na masyadong nananakit yung kasupasuan ko. Bali, ma'am, hindi po. Kahit po wala na pong sakit o pamamaga na nakikita, itutuloy pa rin po natin yung gamot na binigay ni Doc kung hanggang sa kailan po siya binigay sa inyo ni Doc. Karamdaman na pwede niyo pong maramdaman habang tinitake po itong Naproxen. Unang-una po sa lahat is pananakit po ng sa dibdib nyo, kasama po ng hirap po sa paghinga o yung parang kinakapos po kayo sa hininga. Kasama rin po yung bleeding po o pagdurugo po ng inyong gastrointestinal tract o makikita po natin siya sa pwede pong pagdudugo po sa tae or pagsusuka po ng may dugo. Bali, ito po kasi yung pagdudugo sa gastrointestinal tract o tinatawag po natin na GI bleeding. Magiging mas prone po kayo dito kapag mas matagal niyo pong tinitake yung Naproxen. Idinidiscuss ko po ito sa inyo kasi po yung nilisenta po sa inyo ni Doc na pag-take ng Naproxen ay matagalan po. So, habang mas matagal, mas magiging prone po kayo sa GI bleeding. Kuya, nabanggit ni Doc yung GI bleeding na sinasabi niyo kanina, pero paano po siya malalaman kapag nagkakaroon ako ng ganun? Unang-una po sa lahat, para po malaman na may GI bleeding na kayo, pwede po kayong makaranas ng feeling po na parang nasusuka po kayo o di kaya naman po pagsusuka talaga. Pero yung difference po nito dun sa sinabi natin kanina side effects ay yung suka niyo po ngayon ay magkakaroon po ng dugo. Pero yung dugo po na to, hindi po siya yung kulay na mapusyaw talaga, na pula. Ito po yung kulay ng dugo na kakulay po ng kape na hindi pa po natitimpla. Susunod naman po, pwede rin po siyang makita po sa pagtae po natin. Ganun din po, dugo rin po sa pagtae. Katulad din po nung kulay nung sa ating suka, hindi rin po siya mapusyaw na pula, kundi po yung parang itim na po yung tae po natin. Isa po yung indication na meron na po tayong pagdudugo sa ating tae. Katulad din po nung sa side effects kanina, kung yung sa side effects po ay pagtatae lang, yung sa GI bleeding naman po ay may kasama na pong pagdurugo. Para naman po sa mga senyales na hindi po natin masyadong napapansin pero importante pa rin po, isa po dito yung pagbagsak po ng ating timbang. Kahit naman po hindi po nagbabago yung dami po ng kinakain natin, ay pumapayat pa rin po tayo. Bali, ito po kasing gastrointestinal bleeding, ma'am, ay ito po ay pagdurugo kahit saan po sa parte ng dinadaanan ng ating pagkain. Bali, simula po yun sa ating bibig hanggang po sa ating puwet. Pag nagtitake po kasi kayo ng Naproxen, mas prone po kayo sa peptic ulcer. Bakit po? Kasi po yung Naproxen, pinapanipis niya po yung lining ng ating tiyan. Na sa gayon po, mas napapadali pong magkaroon ng mga sores o ng mga sugat po sa ating tiyan. May mga tanong pa po ba kayo, ma'am? Wala naman. So naiintindihan niyo po lahat? Sige po, ma'am. Thank you po. Thank Balik you. Po kayo sa sinabi po ulit na check-up na to. Thank you po.